Mga ka-DIY, welcome back sa ating panibagong solar video. Ito nga pala yung binili kong 50 watt na solar panel. Saan ko nga ba ito binili, mga ka-DIY? Dito lang naman. So, 50 watt to, monocrystalline na solar panel. Check natin yung specs sa likod. Ayan. Yung video pala natin is yung solar generator. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga parts niya. So, maganda tong 50 watt solar panel na to kasi may built-in na siya na MC4 cable. Yung iba kasi namumurahin na 50 watt, wala pa nitong cable na to. Tapos check natin yung specs. Tanggalin natin mga ka-DIY. Yeah. Ito pala yung specs niya mga ka-DIY. Ayan. 50 watt tapos 50 watt solar panel. Yung BMP niya is 18 volts, tapos yung IMP is 2.78 amps. So, ayan yung brand niya. Zochen to. Zochen 50 watt solar panel. Ayan. Ang ganda. Satisfied. Ayan siya. Gagamitin natin to para i-power yung DIY backup power natin. Ayan. Oh, ha? Ganda, di ba? Ayan. Low bat. Pakita ko lang mga ka-DIY. Ayan. Ito yung battery backup ko. Tapos may built-in na to na solar charger. May solar charger na to sa loob mga ka-DIY. Tapos ito yung mga output niya. Dito yung charging port. Charging port natin dito. Charging port dito. Dito yung 12 volt cigarette plug natin. Dito natin isasaksak yung mini inverter natin para i-power yung mga AC appliances. Ito naman yung USB output natin. Dalawang USB output. Switch natin tsaka dalawang 5.5 mm na DC output na pin. Dito natin ikakabit yung ano natin, router o kaya DC fan dyan. Tapos, ayan. May battery meter siya. Bali, nilobat ko kasi ito eh, para makita natin kung mag-charge siya. Ayan, lobat yan. So, ito, gagamitin natin pang charge nito. Tapos, dito. Kakabit natin yan dito. Pero ito, pwede rin natin to i-charge gamit yung wall adapter. Kung wala ka nito, okay lang. Magagamit mo pa rin to. Kasi kapag binili nyo to sa akin, may kasama to na charger. Tapos kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa, comment lang kayo below mga ka-DIY para kung may enough demand naman na gusto matutunan kung paano natin to ginawa, pakita natin kung paano ko to binili. Comment lang kayo below mga ka-DIY. Yan. Tabi muna natin yung backup power natin. Tapos, eto. Good thing na may kasama na tong kable. Kaso, MC4 kasi ito eh. Kakailanganin ko pa ng MC4 para i-terminate papunta dito. So, para madaling solusyon, ito yung gagamitin kong kable. Tapos, ito yung connector. Ayan. Itong connector na to, dito natin ikakabit. Diyan natin siya ikakabit. Yan, para i-charge.
Tapos yung kabilang dulo, eto, yung kabilang dulo, focus ka. Yung kabilang dulo, ito naman yung ikakabit ko dito. Bale, tatanggalin ko to, papalitan ko nito. Tapos, yung capacity nga pala nung port na to is 3 amps. Yung output naman natin, ano lang eh, maximum at 2.78 current. So, itong kable na to, tsaka itong charging port na to, is capable to handle this 50 watt solar panel. Kaya huwag tayo mag-alala, hindi yan masusunog gamit to. DIY lang natin eh, kaya, ayan. Umuulan nga pala mga ka-DIY. Hindi natin matetest. Pero, ayun, palitan natin yan. Ito. Update mga ka-DIY. Ayan, napalitan na natin yung cable natin. Ito. Ayan, di ba yung kahapon meron siyang MC4. Bali, hindi ko natapos kasi yung video kasi umulan din naman eh. Pero, ayan, ito na siya. Ito na yung ikakabit natin sa backup power natin. So, setup ko lang muna tong solar panel dun sa bubong, tapos check natin kung magcha-charge yung battery backup natin. Mga ka-DIY, ayan yung solar panel natin na 50 watts. Ayan, ayun yung 100 watts ko. Ito naman yung 50 watts. Tapos, measuring natin yung output voltage niya is, ayan, 21.25 volts. Kabit na natin ngayon ito sa backup power natin. Wait lang. Yan, mga ka-DIY, ito yung backup power natin. Ayan. Charge ko kasi ito kasi ginamit ko. Pero, ayan, hindi naman siya 100% fully charged. Ngayon, gamit yung ito, yung solar panel natin. Kakabit natin dito sa charging input. Yan. So, ayan. Mga ka-DIY, kung makikita nyo, umiilaw. So, charging siya. Tapos, kita nyo, tumaas kagad yung voltage niya. So, ayan. Bumaba yung 13.4. Ayan. Kaso kumulimlim, mga ka-DIY. Pero, ayan, yan na yung setup natin ng solar generator. So, ito yung backup power natin. Tapos, meron siyang mga output. DC output natin. Tapos, USB output, cigarette plug. Dito natin ikakabit yung inverter. Tapos, pwede natin siya i-charge using solar panel. Katulad nung sa setup nga natin, 50 watt solar panel. Dito natin ikakabit. Pero, kung wala kang solar panel, pwede rin. Ang gagamitin nyo is yung mga laptop charger, mga 19 volts, 20 volts, pwede yun. Kasi may built-in naman siya na charge controller na yung voltage na yun, i-adjust niya na para ma-charge ng tama yung battery. So, ayan na mga ka-DIY. Humina yung charging natin kasi kumulimlim, pero ganyan yung setup niya. Ayun yung solar panel. Tapos ayun, maulap. Mga ka-DIY, ito nga pala yung connect yung bracket na gagamitin natin. DIY bracket to, tapos mabibili natin online. So, dito natin siya ikakabit sa solar panel. Tapos, sa roof. Or sa bubong, ikakabit to. So, pakita ko paano to kinakabit sa solar panel. Ito yung mga screws na kasama niya. Ito yung para dito sa dalawang butas na ikakabit natin sa bubong. Ito yan, yung dalawa. Kaya meron siyang rubber gasket para sa waterproofing. Tapos, ito namang bolts and nuts na to. Dito natin to ipapasok. Para ikabit naman dito sa solar panel. Ganyan. Napakita ko sa inyo mga ka-DIY. Yan. Tapos, kakabitin siya ganyan. Yan, di ba? May parang support pa siya para sure
para sure na pantay, may parang L-put pa siya dyan. Ayan. Lagyan lang natin ang bolts and nuts. Wait lang ha, mga ka-DIY. Yan, mga ka-DIY. Ganyan lang siya ikabit. So, yung bolt natin, tapos may mga nuts, tsaka yung ito, ayan. Ganyan lang. Tapos, itong dalawa na to, ito, dito naman. Ito na ikakabit natin sa kahoy, sa bubong, or sa roof, kung saan nyo man gusto ipwesto. Ayan. Ganyan nyo lang siya ikakabit. Ayan. So, ayan. Ganyan siya pag kinabit sa ano. Dapat elevated siya sa surface na pagkakabitan natin para sure na may air circulation. Kasi yung solar kasi, kapag kasi sobrang init, bumababa yung efficiency nun. Kaya hindi pwedeng nakadikit siya rekta. Mas maganda may space para yung hangin nagsisirculate sa ilalim niya, mga ka-DIY. Yan. Ayan, mga ka-DIY. Pag nakabit na natin yung mga mounting bracket natin, ayan, ganyan siya. Yan, ayan. Tapos, ikakabit na natin yan sa bubong. Ganito, mga ka-DIY. Halimbawa, yung sahig ko is yung rooftop or yung bubong nyo. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Yan. Yan. Ganyan siya, mga ka-DIY. Nakaangat. Tapos ito, dyan, itutusok mo na yan dyan. Yan. Nakabound yan sa bubong, tapos lagyan nyo ng sealant. Siyempre kasi binutas nyo yung bubong para sure na walang tatagas na tubig kapag nagtag-ulan. Tapos ayan, elevated siya para may air circulation sa ilalim. Tapos ayan, sure na pantay. Ganyan lang siya, mga ka-DIY.